Good day, good morning, good evening sa inyo, mga Spaghetti Clan. Dito tayo ngayon, syempre, ay bisikleto Manila at meron ako nakita ditong mainam na gravel bike. Okay? Pero itong gravel bike na to, hindi siya biro dahil para sa akin, ito talaga yung literal na gravel bike na pwede mong i-compete talaga. Literal sa pangkarera sa mga gravel bike. Alright? Ito, si Twitter. Gravel version 2. Napakaganda na ito. Para sa akin, mainam to. Pogi, tapos naka-aero pa. O, di ba? Simulan na nga natin. Simulan na nga natin yung bike check natin dito kay Twitter. Version 2. Gravel talaga to, napakaganda. By the way, ito ay carbon. Well, para sa akin, you don't have to worry. Dahil yung mga gantong klaseng bisikleta eh, pinag-aralan and talagang binil talaga to for endurance or ano man, talagang for heavy talaga na riding talaga. Off-road, mainam na mainam to. So, you don't have to worry. Madami na rin gumagamit ng mga carbon, lalo na sa mga kumakarera. Literal, ako na mismo nagsasabi sa inyo, tried and tested na naman to. This is gravel version 2. Ayan, kitang-kita. So, dito nakalagay, carbon designed and innovation. Ito, yeah, Twitter. Tapos may kasama siyang warning. Okay, dito sa top tube niya, makapal dito, panipis siya ng panipis. Okay? Tapos dito parang may cassette pa siya dito, o diba? Talagang pinag-aralan yan. So, hindi siya basta-basta. Yung head tube na ito, integrated to. Okay? So, kung mapapansin nyo, yung headset niya, andito yung mga cables niya. Internal. Wala kayong makikita dito nakakalat. Okay? Ayan, o. Isa lang pala yung pwede sa kanya. Isa lang yung nakalagay dito. Okay, check nga natin kung ano yung nakalagay sa kanya. Ah, okay. So, I think that would be for your FD. Okay, andito siya. Dito siya nakalagay. So, para stable, hindi makalat. Okay, ICR niyan, isa nandito, pero pwede dito maglagay ng dalawa. Okay, so dito naman, makikita nyo, meron pa ditong isa. Ayan. So, kasha din, isa lang pala. Okay, so carbon yan, wala tayong poproblemahin. Sa down tube naman, so ito parang sabon, basta napakaganda ng hugis na ito. Tapos dito, meron dito nakalagay na Twitter, naka-emboss pa. Okay, branding niya mainam. So dito meron din sa ilalim, branding niya sa ilalim, which is si Twitter. Okay, wala, ganda, sobrang ganda. Pagdating naman, battle cage niya, eto Twitter na rin ang nakalagay. Isa dito, isa dito. Pero check nga natin sa ilalim, wala na rin sa ilalim. Malinis siya. Okay? Pagdating naman sa kanyang seat tube, eto may pagka-aero. Ang ganda. Ah, pakaganda. So dito makikita mo, pagdating dito sa BB shell niya, makinis. Siyempre carbon yan, kailangan konektado na, wala na dapat maghihiwalay dyan. So, build as one talaga to. Okay? Retrospect yung kanyang crankset. Hollow tech na yan. Wala ka na po problemahin. Then, kung makikita mo dito, ito ay naka 42. Okay? 42 teeth yung kanyang crankset. Ayan, retrospect. Okay? So, mapapansin mo pagdating sa chainstay niya, manipis. Manipis yung chainstay niya. Yan, napaka-pogi. Tapos dito, dumaan yung cables mo. Fully internal na talaga siya. Alright? So dito, makikita natin, RD na ginamit sa kanya, retrospect din. Dito, pwede ka mag-adjust ng tension mo. Okay? 12 speed, pwedeng-pwede na sa pang-ahonan. Wala na tayong po problemahin sa ahon. By the way, since 11x40/60 ang ginamit sa kanyang cassette. Okay. Pagdating naman sa hubs na ito, ang ginamit sa kanya, retrospect din. Okay. So, ito, yung hubs na ito is naka, what do you call this, naka true axle na.
Pagdating naman sa kanyang rotors, I think this is 140 bolt type pa, naka throw axle ka na, napakaganda. Okay, pro yung brand nung rotor ha. Okay, Zoom ang ginamit sa kanya, cable actuated na hydraulic na. Ito yung sinasabi ko sa inyo parate na pwede nyong i-upgrade sa mga road bikes nyo or mga gravel bike. Okay, so pagdating sa saddle, saddle na ito nakalagay, retrospect na rin. Seat post, aero. So carbon na rin to. Carbon na rin yan. Wala ka na po problemahin dyan. Adjustin niya dito. Okay? Kung i-adjust mo, dito mo nilang siya i-adjust. Stem naman, retrospect din. Ay, tweeter. Tweeter na din. Wala na tayong po problemahin dyan. Tweeter na rin yung drop bar niya. Pero hindi pa siya naka-flared. Okay? Kitang-kita naman. Naka-straight pa siya. Palm rest niya, maayos naman. Flat na flat. Pwedeng-pwede na. Drifters na ginamit sa kanya is, syempre, retrospect na din. Okay? Wala na tayong poproblemahin dyan. Pagdating naman sa fork na ito, syempre, carbon na rin yan. So, most likely, ang rotor na ginamit dito, 160. Check natin. 160 nga. 160 nga siya. Okay, naka-throw axle na rin yan. Pro din ang ginamit sa kanyang rotor. Okay? So, hindi ko ito matitimbang, pero meron ako nakita sa website nila. Lalagay ko dyan sa caption kung ilan yung timbang niya. Andyan na ngayon. Yan. Okay. Approximately pa lang naman yung binigay ko sa inyo yung timbang na ito. Pero mas maganda kasi talaga tinitimbang personal. Pero para sa akin, hindi pa ako pwedeng magbuhat. Okay? So, magkano si Tweeter Gravel version 2? Presyo na ito dito kay Bisikleta Manila is 44,000 pesos sesoses. Okay, medyo maaraw lang. Ayan. 44,000. Napakaganda na itong bisikleta na to. Gustong-gusto ko talaga to. Okay? So, ilalagay ko na nga rin pala dyan sa comment section yung address and contact number, Facebook page nila, kung saan nyo sila pwedeng kontakin regarding dito sa bisikleta na to. Okay? So, follow nyo sila sa Facebook page nila. Follow nyo na rin ako. And don't forget to like, comment, subscribe. Maraming salamat sa inyo. Ciao!